Magandang hapon sa ating lahat na ito update natin sa magiging lagay na ating panahon. Makikita natin sa ating satellite imagery na nasa karagatan ng Davao Oriental ang binabantayan nating low pressure area o nasa layo po itong 130 km silangan ng Davao City. Nananatiling mababa ang tsansa na ito ay ma-develop o mabuo bilang isang bagyo sa susunod na 24 oras. At kung makikita nga natin, yung binabantayan nating low pressure area ay nakapaloob sa Intertropical Convergence Zone o ITZZ na nakaapekto sa Palawan, Visayas at Mindanao. Makikita rin natin dito sa ating satellite imagery na may medyo malawak po yung ating low pressure area na kung saan yung trough po nito, yung extension ng mga kaulapan ay nag-extend hanggang dito sa bahagi ng Bicol Region at ng Quezon. Kaya bukod po sa Palawan, Visayas at Mindanao, pati itong bahagi ng Quezon at Bicol Region ay makakaranas din po na may hina hanggang sa kantaman kung minsan ay may malakas na buhos ng mga pag-ulan. Kaya pinag-iingat po natin yung ating mga kababayan, lalo na yung makatera sa mga low-lying areas at sa bulubunduking lugar sa banta po ng mga pagbaha at mga pagguho ng lupa. Dito naman sa bahagi ng Cagayan Valley, pati na rin sa Aurora, makulimlim pa rin yung ating panahon na inaasahan dyan ngayong gabi at may mga posibil din pa rin ng mga pag-ulan. Ngunit dito sa Metro Manila at sa nalalaming bahagi pa ng Luzon, asahan po natin ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan. Kung may mga pag-ulan man po tayo maranasan ay mga isolated lamang po yan at mga panandali ang buhos ng pag-ulan lamang. Para na po sa ating magiging lagay ng panahon bukas, asahan pa rin natin dahil sa northeasterly surface wind flow ang bahagi ng Cagayan Valley ay makakaranas pa rin ng makulimlim na panahon na may kasamang mahihina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan. Ngunit dito po sa bahagi ng Quezon, Bicol Region, pati na rin sa bahagi ng Mimaropa, bukas ay magiging maulap pa rin po ang kalangitan dyan na may kalat-kalat na mga pag-ulan, mga pagkidlat at pagkulog dahil pa rin sa trough ng low pressure area na posibleng nasa silangan po ng Mindanao o ng Kabisayaan. Dito naman po sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi pa ng Luzon, generally fair weather condition naman po tayo bukas, ngunit mataas po ang tsansa ng mga panandali ang buhos ng pag-ulan, lalo na sa hapon at sa gabi. Temperature range natin sa Baguio City ay mula 16 hanggang 24 degrees Celsius, sa Lawag naman 24 to 33 degrees, at sa Tuguegarao 23 to 28 degrees Celsius. Dito na po sa Kamaynilaan, maglalaro sa 24 to 31 degrees sa agwat ng temperatura. Sa Tagaytay ay 21 to 28 degrees. Sa Legazpi naman, 25 to 30 degrees Celsius. Sa Calayan Islands at sa Puerto Princesa, 25 to 31 degrees sa agwat ng temperatura. Dumako na po tayo sa bahagi ng Visayas at Mindanao dahil pa rin sa nasabi nating low pressure area, magiging maulap pa rin ang kalangitan natin sa buong bahagi ng Kabisayaan at ng Mindanao bukas. At mga pag-ulan po natin dyan, mga mahihina hanggang sa kamtaman kung minsan ay may malakas na bugso ng mga pag-ulan na kung saan delikado pa rin po yan, magdudulot pa rin yan ng mga pagbaha at mga pagguho ng lupa. Temperature range po natin sa bahagi na Iloilo ay 24 to 30 degrees Celsius, samantala sa Cebu at sa Tacloban ay 25 to 30 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro, 24 to 27 degrees sa agwat ng temperatura, sa Metro Davao naman ay 24 to 30 degrees Celsius. Sa bahagi naman ng Zamboanga ay 24 to 31 degrees agwat ng temperatura. Dumako na po tayo dito sa kalagay na ating baybaying dagat. Itong area po o yung baybayin na meron po tayong naka-red, ibig sabihin po yan nakataas po ang gale warning natin dyan. Particular na sa may Batanes, Cagayan kasama ang Babuyan Islands, Isabela at Ilocos Norte. Kapag may gale warning po tayo, hindi natin pinapayagang pumalaot yung ating mga kababayan, mga isda, pati na rin yung may maliit na sasakyang pandagat dahil sa inaasahan po nating malalaki at matataas na mga pag-alon, posible umabot sa 4.5 meters ang wave height. Ngunit dito po sa may silangang baybayin na ating kapuluan, pati na rin dito sa may kanlurang baybayin ng Luzon ay pinag-iingat din po natin yung ating mga kababayan maglalayag dahil magiging katamtaman hanggang sa maalon po ang karagatan. Para naman po sa ating 3-day weather outlook dito sa Kamaynilaan, hanggang sa weekend, wala na po tayong nakikita na malawak ang mga pag-ulan dito sa Metro Manila, kaya asahan po natin ang generally fair weather condition. Ngunit sa malalabas po na ang kanilang mga tahanan, huwag pa rin po kalimutan magdala ng payong dahil may inaasahan pa rin tayong mga panandali ang buhos ng pag-ulan pagsapit ng hapon at ng gabi, dala po yan ng mga localized thunderstorm. 24 to 33 degrees agot ang temperatura sa Metro Manila.
Sa Baguio City naman, hanggang weekend din ay magiging maaliwalas naman po yung ating panahon na inaasahan dyan. Kung may mga uulan man po ay mga panandali ang buhos lamang sa hapon o sa gabi. 15 to 24 degrees agwat ng temperatura sa Baguio City. Sa Legazpi City, magpapatuloy po yung naranasan natin dyan na maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan, mga pagkidlat at pagkulog dahil nga po ito sa epekto ng low pressure area. 25 to 30 degrees agwat ng temperatura sa Legazpi City hanggang Linggo. Sa Metro Cebu, asahan din natin na makaapekto pa rin yung LPA, kaya hindi po natin nakikita na araw o sisingat po yung aharing araw natin sa bahagi na Cebu, kaya magiging makulimlim, maulap yung kalangitan natin dyan hanggang Linggo at mataas po ang tsansa ng mga pag-ulan. 24 to 30 degrees agwat ng temperatura sa Cebu hanggang Sunday. Sa Metro Davao naman po hanggang Biyernes, magiging maulap pa rin po yung kalangitan dyan na may mga kalat-kalat na mga pag-ulan, mga pagkidlat at pagkulog. Ngunit base sa ating analysis, posibleng sa weekend ay posible na pong sumikat ang haring araw sa Metro Davao at may mga chance na lamang po tayo dyan na mga thunderstorms sa hapon at sa gabi. 24 to 31 degrees agwat ng temperatura sa Metro Davao in the next 3 days. Ang araw po natin dito sa Kamenla ay lulubog sigap na 6:09 ng gabi at muli itong sisikat bukas ng 5:48 ng umaga. Para sa karagdagang impormasyon ukol sa lagay na ating panahon, mangyaring i-like at i-follow kami sa aming Facebook at Twitter account sa DOST_PAGASA at bisitahin ang aming website sa bagong.pagasa.dost.gov.ph. Yan po muna latest dito sa Weather Forecasting Center ng PAGASA. Ito po si Anna Loren. Magandang hapon.